Patuloy ang pagsusumikap ng TESDA na maabot ng aming serbisyo ang mga kababayan na higit na nangailangan ng tulong ng pamahalaan. Isa sa napakalaking responsibilidad ng TESDA ay matiyak na mabigyan ng tulong ang mga kababayan natin alinsunod sa Executive Order No. 70. Matiyaga po tayong makipag-unayan sa ating mga kapatid na indigenous people at dating mga rebelde na nagbalik loob na sa pamahalaan upang maihatid sa kanila ang paglilingkod na may tunay na malasakit tungo sa pagbabago at pag-uunlad. Patuloy na nakaalalay ang TESDA upang sila ay magkaroon ng trabaho o kabuhayan, kasunod ng skills training upang matiyak na sila ay magkaroon ng komportabling buhay gaya ng sinabi ng ating Pangulo. Tinitiyak ng TESDA, magiging bahagi sila ng kapayapaan at pag-unlad ng bayang Pilipinas. Dumating yung programa ng TESDA sa amin, pumasok ako kasi sa tingin ko naman mas maganda yung oportunidad na to. Narinig ko yung programa ng TESDA, kaya nagpasasalamat ako at pinupuntahan ko, nag-aaral kami at sa nag-training. Umabak nga ako sa operasyon namin, ang hirap pala, buhay ang nandun sa taas. Yung buhay namin dun sa taas, nauna, sipin, masaya pa. Kwentuhan sa mga kasamang NPA, hanggang nakatungtong ako ng 3 months, realize ko, hirap pala ng buhay. Hindi ka makakain, hindi ka makatulog ng maayos. Ang unang krisis ni mo sa imong kagalingon kung mag-NPA ka ang pamilya, mabangi ni mo imong kagalingon, ikaduha, kaon, kakapoy sa lakaw. Actually, itong training nito, itong interventions na ginagawa natin sa mga former rebels, based sorted to the programs of our national government, yung build projects na ginagawa sa ating presidente. Sana patuloy pang programa na to ni presidente para sa aming mga IP. Dahil marami pa kami mga katribo ko na gustong sumali dito, may natulong na yung TESDA sa akin. Dahil sa pag-aaral ko, trainee pa lang, at sa duty ko, may allowance ang binigay sa amin. Every 15 days, makukuha namin yan para maibigay po sa yung may pamilya. Lumapit ang kapitan namin sa 16 Battalion. Yung pinatawag kami. Kaya nandyan ang TESDA, tumulong sa amin na welcome kami dito sa GS64 na ipatrain kami sa pag-drive ng dump truck at saka backhoe. GS64 is a Davao-based corporation that is engaged on heavy equipment rentals. That is to support the construction industry. That's why we come up into this program, an enterprise training program initiated by the TESDA. Kung sa gobyerno, ito, manginaot lang ko, utob sa mga programa nga ilang ipasalig sa mga IPAR, naot lang ko nga ila kung tumalong. Kay aron dili na gid pud nga may anak para sa una mo. Marunong na ako mag-drive ng dump truck. Pag naibiyahe ang dump truck, alam mo tabang-tabang kung may ugan ng ayaw-ayaw lihan, ayaw hunon. Ang TESDA, may salamat may pugi. Sila man po ang nakatag sa mga trabaho. Kaya kung wala po ang TESDA, wala po may karong diri.